Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng islamikong pagpapayo bilang kadugtong sa ating topiko na mga bitag ng Satanas. Opo mga kapatid sa Islam, ang ating pagnanasa ay ginagamit po yan at isa sa mga pinaka-importante bilang tao ang pagnanasa. Kaya po, binubuksan ko itong topiko na ito para po magamit po natin ng wasto ang pagnanasa. Kasi kung hindi mo yan magamit, mapunta po yan sa bitag ng Satanas. At ito ang gagamitin ng Satanas. Kasi nga ang mga tao, kinagigiliwan niya po ang pagnanasa. Kaya kung mapunta po yan sa masama, at syak, delikado yan kasi nga nandyan lagi si Satanas. At ayaw niya po tayo papunta sa mga mabuti, lalo na sa magamit po ng mabuti ang iyong pagnanasa. Kaya pakinggan po natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Pinapaganda sa mga tao ang pagmamahal sa kanilang pagnanasa mula sa mga kababaihan at sa mga anak na lalaki at sa napakaraming ginto at pilak at sa magandang klase ng kabayo at sa mga hayupan at taniman. Iyon ang kasiyahan ng buhay sa mundo at nasa kay Allah ang pinakamagandang pagbabalik. Ito po dito sa mundo mga kapatid sa Islam, pinaganda ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Lalo na sa mga pagnanasa natin sa mga kababaihan, sa mga anak at lahat ng mga nasa loob ng mundo. Kaya po ito ang gagamitin ng Satanas bilang bitag sa mga tao, lalo na po sa mga kababaihan. Kasi nga tayo mga kalalakihan ay napakarupok pagdating sa tukso ng kababaihan. At ganun din po sa mga kababaihan. Ang kanilang malaking tukso ay ang mga kalalakihan. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito po dapat tayo mag-ingat. Kasi nga, dumating sa atin ang araw kung saan mayroong malaking pagsubok sa mga sanlibutan. Ito po ang February 14, ang Valentine's Day, na pinagdidiwang nila po ang mga pagmamahal o ang puso o ang pag-ibig. Kaya po dito sa mga ano na ito, gagamitin po ito ng Satanas. Kaya po delikado kasi nga napupuno ang mga motel, no, dahil sa pangalunya. Kasi nga ang alab ng puso ginagamit nila sa masama. Huh? Kaya sa Islam, binuksan po natin ang pag-aasawa. Ang lalaki, kung meron siyang kakayahan, meron siyang kalakasan, hindi siya mag-asawa ng hanggang sa 4. Ha? Para matugunan niya lang po ang kanyang pagnanasa sa kabutihan. Kasi nga, kapag pinaghalo po ang pagmamahal ang isang babae at lalaki, syempre magkakabunga yan. Kung hindi mo expected ang bunga, yun, anong mangyari? Iiwanan ng lalaki, pagnanasahan lang ang babae, tapos iiwanan, pagsawahan lang. Kaya yun mga nakakatakot mga kapatid sa Islam. Kasi nga, papunta po yan sa kawalan. Ha? Betrayal. Ha? Ilulukuhin niya lang po ang mga tao. Kaya po ang mga ano, mga babae, alam mo naman po, mga babae marurupok, mahihina yan sila. Kaya inaalagaan, dapat babantayan ng guardian, dapat ang guardian hindi dayos o hindi siya manhid o kustintidor, hindi dapat ganoon ang mga wali. Kaya po ingat po tayo sa mga pangako ng Satanas. Tingnan niyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Satanas ay nagbabanta sa inyo ng kahirapan at nag-uutos ng kahalayan habang si Allah ay nangangako sa inyo ng kapatawaran mula sa kanya at pabor, at ang Allah ay malawak na maalam. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam. Ito ang gagamitin ng Satanas.
Katakutin ka po yan sa kahirapan at sa utos po yan ng kahalayan. Nga gusto niya yan, tikman mo lang yan. Walang ano yan, walang responsibilidad yan. Kung mga nakiwanan ka agad, hudubillah, tingnan nyo. Ganun ang Satanas. Ganun, ganun na ganun papunta ang zina, mga kapatid sa Islam. Takot ka harapin mga magulang. Takot ka harapin mga kapatid niya. Tinatago mo siya. Yun na nakakatakot mga kapatid sa Islam. Kasi nga, unutusan ka ng Satanas. Sabi mo, maging mahirap ka lang yan. Responsibilidad pa yan. Wala ka pang bahay. Hindi kayo pa stable. O ano pang mga panakot ng Satanas sa iyo. Wala ka pang trabaho. Wala ka pang kita. Wala ka pang bahay. Tapos, meron kang girlfriend, manggalunya ka lang, walang problema, okay lang yan. O, dibila, yun ang panlilinlang ng Satanas. At yun po ang kanyang bitag. Tandaan nyo po mga kapatid Islam, bitag po yan ng Satanas. At alam po natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, inutusan po tayo sa kapatawaran. Inutusan tayo sa kabur. Na sumunod po tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at huwag na huwag kang magpaloko sa demonyo. Kasi nga alam po natin ang panlilinlang ay gusto ng Satanas na ipahamak ka gamit ang mga panlilinlang niya. Akala mo maganda pero sa bandang huli ay kaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na parating sa iyo. Kaya mga Muslim, Islam, ito ang dapat nating alamin. At isa sa mga sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan si Satanas ay sumisindak sa kanyang mga alagad. Kaya huwag kayong matakot sa kanila at matakot kayo sa akin kung kayo ay mananampalataya. Allahu Akbar. Ito ang pinakamagandang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag na huwag kang makinig sa mga Satanas. Huwag na huwag kang makinig sa mga alagad ng Satanas. Kung tatakutin ka man, o babantaan ka man, kung susunod ka sa landas ng matuwid, tatakutin ka ng mga alagad ng demonyo, huwag na huwag ka. Kasi nga mga jablo yan sila. Alam po natin ang mga jablo, hindi lang mga hindi nakikita, bagkus may mga tao rin na mga Satanas, mga katangiang jablo. Kaya po mga kapatid sa Islam, tayo ay mga mananampalataya. May pangako si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Nangako siya na bibigyan po tayo ng pabor at kapatawaran dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya po huwag kang matakot. Kapag mayroong dumating na gabay, sundin mo. Huwag na huwag kang magpaloko sa demonyo at pupunta sa bitag ng Satanas. At isa sa mga bitag ng Satanas na kinakatakutan ng lahat ay ang pagpapasikat. A'udhu billah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, at mga yaong gumugugol ng kanilang mga kayamanan para ipakitang tao at hindi naniniwala sa Allah at sa huling araw, at ang sino mang naging kasamahan niya si Satanas, kung gayon, siya'y napakasamang kasama. A'udhu billah, mga kapatid sa Islam. Ito balita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag ang tao ay nagpapasikat upang makuha niya lamang ang mga atensyon ng mga tao para po igalang siya, para mahalin siya, para magkaroon siya ng maraming pera, para magkaroon siya ng maraming kilala. Yun ang gagawin niya. Gagawin niya, gagamitin niya po ang mga gawaing pagsamba para lamang sa kanyang sariling interes. A'udhu billah. Wala na siyang inaasahan paraiso, hindi niya na inaasahan na makasama si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalimutan niya ang mga ganitong gawain, mga gawain pangkabilang buhay. Nalimutan niya po yan dahil sa naloko po siya ng Satanas at nahulog siya sa bitag. At alam po natin ang bitag ng demonyo ay napakaganda po yan sa mata ng tao. Subalit kapag lumapit ka,
ay mahuhulog ka at doon ka mapapahamak. Kaya po mga kapatid sa Islam, alam po natin, kapag hindi magandang bitag ng Satanas, hindi ka talaga lalapit. Na? Ito, nagpagpapasikat. Gusto natin purihin, gusto natin meron tayong posisyon sa lipunan, makilala ka. Audubillah, huwag mong gamitin ang mga gawaing pangkabilang buhay para sumikat ka. Kasi nga, meron ka parusahan yan sa araw ng paghuhukom. Meron nga isang hadith na si Abu Hurairah radiyallahu anhu, umiiyak kapag binabanggit niya po itong hadith na ito. Ha? Ang mga unang taong ipaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Mga una-una doon, yung sinabi doon, ha? Kari, oh, marunong magbasa ng Quran. Sinabi niya Allah, nabasa ako ng Quran para sa iyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling. Sabi ng mga sinungaling, binasa mo lang Quran para sabihin ng mga tao na ikaw marunong magbasa. Audhubillah, tingnan niyo, sabihin lang sa iyo, marunong ka magbasa. Ang kanyang hangarin para makilala pala upang magpapasikat. Audhubillah. Tapos ang isa na naman, nakipagdigma siya sa Allah. Ya Allah, nakipagdigma ako sa Allah para sa iyo. Sabi ng Allah, sinungaling ka. Audhubillah. At yung mga angis, sabi nila, sinungaling ka. Nakipagdigma ka lang para sabihin na ikaw matapang. Tapos sa panghuli, ang nagbibigay ng kawanggawa. Sabi niya Allah, ginugol kong pera o gabi at umaga para sa iyo. Sabi ng Allah, sinungaling ka. Sabi ng mga sinungaling ka. Ginawa mo lang yan para sabihin na ikaw ay mapagbigay. Kaya sana gawing dalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Kasi nga kapag ganun ng iyong isip at gagamitin mo pa talaga ang mga gawaing pagkabilang buhay para sa sarili mong interes, tsak, mapapahamak ka lang po at nahulog ka sa bitag ng Satanas. At binalita na yan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ha, na si Satanas ay napakasamang kasama. Kaya huwag kayong magpaluko gamit ang tinatawag nating pagpapasikat. At isa sa mga bitag rin ng Satanas mga kapatid sa Islam ay ang paghahatol sa hindi batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga kapatid, mayaman po tayo sa kaalaman, mayaman po tayo sa batas, mayaman po tayo sa pamantayan ng buhay. Kaya gamitin natin ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi mo ba nakikita ang mga yaong nagaangkin na sila ay naniwala sa anumang ipinahayag sa iyo at sa anumang ipinahayag bago sa iyo? Nais nilang magpahatol sa tiwaling hukom habang inutusan silang tumakwil rito at ninanais ng Satanas na ililigaw sila sa napakalayong pagkaligaw. Tingnan yung mga kapatid sa Islam, bitag po ito ng Satanas para po ang tao kapag lumalakad na patuwid patungo kay Allah, malilin lang niya ay maligaw siya sa napakalayong pagkaligaw. Ibig sabihin, mahirapan na siya magbalik loob kasi nga nasanayan niya na, napamahal na siya doon. Ha, yun ang nakakatakot, yung sampula lang, mga ribulto. Ha, ayaw na nila iwan ang ribulto kasi nga napamahal na sila doon. Ha, doon na sila nanalangin, tinutugon na naman, audubillah. Yung mga panluloko, yung mga nahulog sa bitag ng Satanas. Kaya mga kapatid sa Islam, ingat mo tayo sa bitag ng Satanas. Napakaganda talaga yun sa tingin natin. Sa ating mga pananaw, akala natin yun na po ang tama. Hindi natin alam, nahulog ka na pala sa bitag ng Satanas. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, ay tinuruan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginabayan po tayo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa sa mga bitag ng Satanas mga kapatid sa Islam ay ang alak at ang sugal. Ha? Tingnan nyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumasampalataya, katotohanan ang alak at sugal at mga ribulto at pagbunot sa azlam ay kabilang sa gawain ng Satanas. Kaya layuan ninyo ito upang kayo'y magtagumpay.
Ha? Allahu Akbar. Manapakaganda ng pagkasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinawag niya po ang mga sumasampalataya sa kanya. Naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang alak at ang sugal at mga rebulto at pagbunot sa azlam ay gawain ng Satanas. Kaya mga kapansin Islam, bakit ka magtagay doon kasama mga nanunulog ng baga? Ha? Gusto mo ganun pa ang buhay mo? Kapag uminom ka, nalasing ka, nawalan ka na sa ulirat, ha? Hindi ka na pag-isip ng maayos, audu billah, ano mangyari sa iyo kapatid sa Islam? Ha? Hindi ka na matino dyan. Ang umiinom ng alak ay hiniwala sa katinuan. Nagawa niya mga bagay na hindi kayang gawin ng may taong mayroong tamang pag-iisip. Kaya mga kapatid Islam, ingat mo tayo dyan. Lalo na sa sugal, mahilig sa sugal. Gusto mo umaman ka agad, gusto maging big time. Iniisip niya, gito mo lang, maging million ka agad. Audun bila hindi niya alam, ay nasa hulong na pala siya sa bitag ng Satanas. Nasa gawain siya kabilang ng mga demonyo. At tiyak, kung hindi nyo ay layuan mga kapatid, nasa pagkalugi mo kayo. Kaya kung Muslim tayo, gusto natin magtagumpay. Ha? Lalo na mga ribulto na yan, iwanan mo na yan. Kasi nga, nasa gawain ka ng Satanas. Lalo na mga pagbunos aslam. Ang aslam po mga kapatid Islam, ito mga gawain ng mga Arabo dati. Meron silang bunutan. Ha? Meron doon nakasulat, gawin mo. Pangalawa, hindi mo gawin. Pangatlo, blanco lang. Kapag nabunot mo yan, dapat mag-alay ka ulit. Tapos para magbunot ka ng mga bubunutan doon. Audo bilang ganun, sila gumawa ng mga haka-haka, mga pamahiin nila. Ha? Kaya mga gawain lahat ng Satanas yan. Kaya wag na wag kang magpahulog dyan sa bitag. Kaya tingnan mo kahit sa alak na merong susumpain dyan, mga sampu, para hindi ka lang lalapit doon sa alak. Nagtagatimpla, nagpatimpla, nagdadala, kumita, nagtagay, umupo doon sa lamisa, uminom, panghuli na nga, uminom doon sa sampu eh. Ha? Ganun na ganun, mga tao isinumpa. Sa sugal naman, subhan na lang, maraming nagpatayan sa sugal. Dahil sa barya lang, na napatay niyang tao. Kasi nga, alam po natin kapag ang tao kapag nalugi, lalo na yun na lang pera niya, o naasar siya, uminit kagad ulo niya, at ang galit minsan ay mapapahamak ang isang tao. Kaya po, na mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid sa Islam. Kapag di kumawa ka, nahulog ka sa bitag at makagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi mo kayang isipin na gawa mo yan. Dahil yung sa Maria, mga kapatid, napatay mong tao. Ha? Pinatay niya talagang tao dahil sa Maria. Audo bila, mid-mid ng barya na yan. Kaya naman kita bigyan eh. Kahit ilan pa yan, basta huwag ka lang pumatay kasi ang buhay ng tao ay ano yan, malaking halaga yan. Ha? Kaysa ilagay mo lang sa barya. Kaya audo bila, kaya huwag na huwag kayong magpaloko talaga sa demonyo. Mga kapatid sa Islam, doon sa atin, ang sugal doon, ang mga nanay lumalabas para magmadyong. Ang mga anak naglalaro ng baraha, pupunta doon sa may lamay. Tapos maglaro doon ng sugal. Doon sa mga may festa. Kaya ingat kayo dyan kasi nga, mga bitag po yan ng Satanas. Hanggang matalo siya, wala na siyang pambili ng pagkain, gagawin niya lang, magnakaw na lang siya. O tabi lang, nanganak po ang paggawa ng kasamaan. Tandaan niyo po yan. Akala mo yan lang yun. Gagawa ka pa ng panibagong kasalanan para matugunan lang yun ang iyong bisyo. Kaya masamang bisyo po yan ng alak at sugal. At bilang Muslim, gusto niyo magtagumpay, iwanan niyo yan kasi nga, yun po ang mga bitag ng Satanas. Allahu Akbar mga kapatid. At yan, at isa sa mga lori mga kapatid sa Islam, tandaan nyo po na si Satanas gagawin niya lahat ng bagay.
ha, para maakay ka lang po sa kasamaan, ha? Ha? At alam po natin ang Satanas mayroong mga baitang yan, ha? Para maakay niya, ganun po siya na napakatuso. Tuso talaga si Satanas. Kala mo kabutihan ang maidulot sa iyo, hindi. Kapahamakan po, ha? Una-una akain ka niya sa pagtatakwil, ha? Kung hindi niya kaya, ha? Kasi nga syempre lahat ng tao hindi naman magkatulad. Pero napakatuso talaga ng demonyo. Gagawa siya, lilipat na naman siya sa pangalawa. Kung hindi kanya maakay sa pagsamba sa kanya, pagsamba sa mga rebulto, doon siya sa pangalawa. Akayin ka sa paggawa ng mga bid'a. Ibig sabihin ang bid'a ay mga gawa-gawang pagsamba. Ha? Papagandahin niya yung mga gawa-gawang pagsamba. Kung hindi kanya maakay, kasi nga ikaw patakutin kay Allah, masunurin sa mga batas niya, doon na naman siya sa pangatlo. Tingnan niyo, tuso talaga ang demonyo. Akala niyo po ang tuso wise? Wise po yan sa kasamaan. Audzubillah. Pangatlo, ano gagawin niya? Akayin kanya na lang sa paggawa ng mga malaking kasalanan, papagandahin sa iyo. Ha? Pero kung hindi kanya mapasunod, lalipat na naman sa pang-apat. Yun ang akayin kanya sa paggawa ng maliliit na naman na kasalanan. No? Tingnan nyo, ang lupit. Kung hindi kanya kaya, lilipat na naman sa pang-lima. Doon na naman siya sa, sabi niya, hindi ka masunurin ka masyado, mabait ka masyado. Doon na naman siya sa pang-lima. Akayin kanya sa pagiging abala sa mga mubah, ibig sabihin mga pinahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon ka na naman niya. Ang purpose niya pa, kung mabisi ka na doon sa mga pinahintulutan ni Allah, para hindi mo si Allah maalala. Audhubillah. Yun ang gagawin ng Satanas. Doon ka, mabisi ka sa mga damit mo, mabisi ka sa paggawa sa bahay mo, maglinis ka, magluto, hindi mo na inaalala si Allah. Yun ang gusto ng demonyo. Ayun ang kanyang pag-akay. Tapos kung hindi pa rin niya kaya, kasi nga kahit sa damit, inaalala mo si Allah. Ha? Pag sa bahay, inaalala mo pa rin si Allah. Kaya mas maganda, damihan nyo pag bismillah alawakbar, magdikir, kasi para hindi makalapit talaga si Satanas. Pang-anim, ang gagawin ng demonyo ay ang akayin kanya sa mga tinatawag na pagtangkilik sa mga bagay na mayroong mababang antas na mga gawain kaysa mga gawain na mayroong matataas at mga maraming gantipal. Ganun na ganun si demonyo, mga kapatid. Napakatuso. Gagawin niya lang talaga lahat ng paraan para mailigaw ka lang sa tamang landas. Kaya sana mayroon kayo napulutang aral.